Hello. So welcome back sa ating channel. So ito na mga student, mga nag-aaral maging technician, nagsisimula pa lang. So ang topic natin ngayon ay lesson number 4 na po ito. Ang topic natin ay sample ng mga parts ng electric fan. So ano na ba yung mga parts ng electric fan? So ito po sila, pakita ko sa inyo. Ayan po, ito po ay ginawa ko lang. Wala po tayong pinagkunan na ano, based on actual na pagre-repair na ito yung mga patawagan o tinatawag. So kung gusto nyo pong dagdag na kalaman pa, research lang kayo. Tuturo ko sa inyo mamaya kung paano mag-research. So yung una ko pong nilagay dito is yung sa motor. Ano po ba yung sa motor? Anong klase siya? So ganito. Ito pa ay pagpapakilala po lang ng itsura o tawag sa mga pyesa ng electric. So yung motor po ay ganito. Ayan, pakita ko ng malaki. Ayan. So, ito yung motor. Ayan. Ito pa ay replacement motor na. Ayan. Marami po, iba't ibang klase po yung kapal at laki. Kung ano po yung pagpapalitan nyo, kung sa nire-repair nyo electric fan, kung sirang motor, kung anong size nito, itong laki ng itong motor hold, winding holder na to. May yung ibang katawagan dito eh. Pero tawag natin motor. Basta pag dinala mo naman kasi sa paggawaan. So search nyo na lang dyan sa inyong mga Google kung anong tawag dyan. So, maraming katawagan dyan. Mga tawag ng mga technician. Basta ito pag ano, nag-repair kami, ginawa namin at bumili tayo is dinadala lang natin to. Ito lang yung dadalin nyo, itong metal na to. Yan. Ito, pwede nyo nang lagarin sa inyo na yan. Yan. Ito po ay bago, replacement motor. Wala po siyang fuse. Lagyan nyo na lang po ng fuse. Yan. Yung ipang mga rewind po kasi, walang mga fuse silang nilalagay. So, para makatipid siguro, kaya walang fuse. Ayan po, sample niya. Yan. Kabali, sinusukat naman nila yung sa motor wheel kung eksakto dito kapag pumili kayo. Yan. Ayan po yung ang tawag natin sa una nating sample parts ng electric fan is motor. So, ayan. Ang next natin ay blade. Ano ba yung blade? Ayun po yung blade, yung LSC. LSC po ng mga electric fan. May maraming klase po ng blade. Kagaya ng inches, size nito, lapad, mayroon po mga universal. So, kung gusto nyo magpalit ng blade at ano ba at nabasag, kailangan same inches para hindi tumama dun sa kanyang ano, tinaka guard na front guard or rear guard na parang screen, para hindi siya tumama. Kailangan same inches kung ano yung dati. Then mas maganda kung ano yung dati, yun din yung papalitan nyo na LSC. So ang next natin ay number 3, blade cap or blade spinner. Blade cap o blade spinner o tip ng LSC. So ito po yun. Ito po. Maya pakita ko sa inyo yung sample. Ito po yun, pantakip natin dun sa shafting, sa dulo ng shafting, sa may LSC. Pinakalak natin para di matanggal yung LSC. Ito po siya. Yung takip nun para hindi matanggal. So ang ikot po nito ay baliktad dun sa ikot nung ating pinakalak lock ng screen guard. So ito po ay ang losin nito para kanan, para clockwise ang losin pagliluwagan, kasi yung ikot natin is pagano'n. Tapos ang tighten natin is pagano'n. Yan. Parang salubong kasi yan sa ano, yung pagluwag, salubong dun sa pagkakontra sila para hindi matanggal ito dun sa LSC. Ayan. So, ang next natin ay swivel o oscillating knob. So, ano ba yung oscillating knob? So, yun po ay yung pinipindot sa likod para mag-swing yung ating electric fan. So, ganito po siya. Ito po yun. Mura lang po ito, 5 pesos. Pinakamura yata, 5 pesos. Yan. Ito po yung oscillating knob. Yan. Ito naman ay ang nagiging sira na kapag magpapalit tayo. Ito, basag. Yung ganito.
yung maluwag na yung sa natatanggal na sa loob. So ito po ang siliting nut. So next po natin ay motor plastic cover or back cover. So ito po yun. Ito yung tinatawag na plastic cover. Ayan. Tapos meron po yan dito na cover din siya. Tapos ano isa pa yun, ganito po siya. Ito naman yung isa na katapat niya. Ang tawag po dito ay cover, motor cover. Ito yung nagpo-cover po dun sa ating motor. Para tayo ay hindi makuryente o hindi madadad yung motor. O gano'n. Sinakasip na. So ito po yun. Ayan. So next natin, front guard. Ano ba yung front guard? So ito yung tinatawag na, yung sabi ko nga sa inyo kanina, front guard or screen. So ipakita ko sa inyo mamaya. So next, yung rear guard. Yung screen din yan, screen ng electric, yung LC, nagbabalot. Ipakita ko sa inyo mamaya. So next, clip front rear guard. Ano ba yun? So yung pinaka-clip na yon, ano, saan ba yung ginagamit? So yun po ay gamit yung front guard or clip. Pinaka-lock. Saan ba yun? Eto yun. Hindi ito yun eh. Front or clip guard. Pag sabi kasing guard, saan ba yun? So mamaya, i-bypass na natin yan. Wala tayong sample. So ipakita ko na sa buong isang electric fan. So next natin ay push button, switch o control. So marami tayong klase ng switch o control. Ito yung example. Ayan. Switch. At yun sa switch. Sa mga pinipindot natin. Ayan, button. Ayan. So yun, ito yung sinasabi ko na isa na isang live. Dito dadaan yung isang mong live data sa isang connection. Papunta dun sa motor natin na kulay green. Ito yung live natin. Ayan. Sa mga replacement motor, live natin is kalimitang kulay green. So ito, papunta dun sa isang 110 natin, tapos yung isa dun sa 220. Sa isang 110, 110. Yung dalawa kasi na yun, kaya tinawag na 220, is dalawang 110 lang yun. Kaya 220 siya. Ayan. So dito yung isa, tapos dito yung isa, sa power cord natin. Ayan. Maraming klase ng switch. Mayroong mga ginagamit sa ceiling fan. Kagaya na ito. Pinaka-booster niya. Oscillating naman ito. Sa orbit ginagamit. Yan. Switch din po ito. Yan. Kasi yung ating ceiling fan ay wala. Ang switch nun is nandito. Nasa baba para natin maabot. Kisa naman akyatin pa natin para switch lang. So dito na po yun. Naka-series lang po yun. Series. Oo, naka-series type. Tapos binubooster lang natin dito. Ayan. So next natin ay power cord. Siyempre next natin power cord. Siyempre may power cord yung electric fan. So yun yung first na tinetest natin. Kagaya nung na-show ko minsan sa inyo. Yun yung tinetesting natin kapag halimbawa walang power. Unang-una yung titesting kapag walang power yung electric fan o hindi umiikot. So next natin is bushing. Ano ba yung bushing? Show ko sa inyo, bushing. May mga klase tayo ng bushing. Mayroong standard at mayroong universal o tinatawag na mayroong industrial. Ito yung ating yung maliit lang, universal kahit saan pwede to. Basta same size. Yan. So, pero yung size minsan kasi is depende kung sa mga brand ng electric fan. Ayan. Tapos ito naman yung ating industrial, yung malaki. Ayan. Ayan. Yung malaki. So, paano ba natin nakikita o nalalaman na sira na yung bushing natin? So, bigyan ko kayo ng sample. Ayan. So, gamitan natin ng microscope para makita nyo kung difference nung dalawa. So, ayan. Silipin natin.
Gawa natin. So, ito po yung luma. Yan. At ito yung, halimbawa, ito yung bago. Sa, yan. Pag sinili po natin yan, malalaman natin siyang sira. Ay, ganito lang po yun. So, pag dinanin niyo po yan, halimbawa, pwede naman, ano yan eh, kahit walang microscope. So, gusto ko lang yung microscope para makita niyo yung sira. O yung difference ng dalawa. Ayan po, mapapansin niyo. Para siyang maitama. O may gasgas siya sa loob. So, makikita niyo naman po matik yan sa kanyang shafting. O may tama rin yung shafting. So, ayan, mapapansin niyo po may mga gasgas siya sa loob. Yan po ay papalitan niyo na kasi magagasgasan uli yung shafting niyo kahit lihain niya yan. So, ayan. Compare po natin dun sa bago. Okay, yung bago. Mapapansin niyo, ayan, makinis siya. Wala pa siyang tama. So, ang bushing natin, either kung wala man siyang gasgas na kagaya niyan, pero manipis na yung tabi, isang side, so, papalitan na po natin yon. Kasi yung ating motor wheel o rotator na nag-rotate sa loob ng motor natin, so, tatama na po yun sa ating motor. Kaya, kailangan na rin natin palitan ang bushing. Ayan po. So, yun yung ating bushing. So, next tayo sa shafting na tayo, shafting. So, may dalawang klase tayo ng shafting. O, iba pang shafting. Kasi maraming shafting. So, pakita ko sa inyo yung klase ng shafting na kanilang itong ginagamit. So, ito po yung isa. Ang tawag po dito ay half moon. Ibig sabihin ng half moon, mapansin nyo, is may tabas. O, yung buwan, kalahati ba? Pero hindi naman siya kalahati. Ito po yung half moon. Kaya, pag nagharap kayo ng shafting, ito yung shafting po, ito yung motor wheel. Ito yung sinasabi ko motor. Dalawa siya sira, ano kasi yan, so testing ko lang. So, ito po yung shafting. Pag bibili kayo ng shafting, dalayin nyo yung, itong sample nyo. Kung hapon siya o ano, para makapag-decide yung bibilhan natin. Kung anong klase, kasi kailangan same ng haba, same size and ng laki. Kasi sinusuklot siya minsan sa ganito eh, sinusuklot nila. Tapos makikita din nila kung hapon siya. Sample mo naman po natin ang shafting ay ganito. Ayan po. Ay, ito kabila. Ayan o, bilog lang po siya. Ito yung ating pulmon. So, mapansin nyo, may butas siya. Yan naman po yung pinaka-stopper niya. Diyan sinasalpak yung ating stopper. Ayan, mapansin nyo ito. Wala naman siyang butas, pero yung iba kasi may butas eh. Pero mayroon siyang parang hiwa na nilalagay na pinaka-stopper din ng LC. Ayan. Tapos yung LC natin na sinasalpak, half moon din niya. Kasi yung LC natin mayroon din klase na half moon at saka full moon, yung bilog. Simple pag bilog, anin mo pa ng panghinga. Samantalang ito ay ano na, sakto na kung bibili niyo yung LC ay sakto ng half moon. Ganyan. So, ayan. Ito ang ating shafting. So, next natin ay yung motor wheel o rotator. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung, ang ibang tawag ng technician is motor wheel o kaya rotator. Yan, yun po ang tawag dito. Nakaano sa shafting, kasama ng shafting. Matigas po yan, nakasalpak na yan yung iba. Pero kung gusto nyo po itong, napapaluwag naman po ito, pagtatanggalin nyo, pinupukpuk lang to. Simento, kailangan din mapudpud yung ganito. Kailangan pag martilyo kasi minsan na masyado itong napugudpud. So, ayan. So, next natin ay yung motor winding. Ito po yun yung motor winding natin. Ito yung winding. Motor pa din po. Ayan. So, next, spacer. Ano ba yung mga spacer na ginagamit natin? So, yung mga spacer ay maraming klase. Mayroong washer. Ayan. So, ito po yun. Ang ginagamit natin. Ayan. Inipis lang siya. Spacer. Ito po. Washer po ito. Itong ganito. Tapos ito. Pwede nyo rin naman itong gawing washer. Ginagawa ko minsan. Kinakat ko lang ito eh. Gamit po ay pinakamatigis natin blade cutter. Ayan. Yan. Ito ay kalimitang nasisira, napupudpud yung mga ganito, spacer. So, yan ay isang bahagi, mahalaga po yan.
na nagre-refer tayo, lagi natin dapat dala-dala yan, bushing yan. Lagi kong dala-dala yan, hindi ako nakawala niya. Tapos yung pinaka, ito pa po yung ano natin, parang may pansya. So ganito siya ng klase. Ito ay maganda yung may ganito, may parang spacer na with fan. Kasi yung motor natin napapalamig niya yung init ng ating motor. Yan, maganda po yung ganito. May ganito na siya. So mura lang naman to. Isang set na yung pag bumili kayo kasama yung spacer, may ganito pa. 20 pesos, may 35 pesos. So next natin ay gearbox. Ano ba yung gearbox? So ang gearbox po ay maraming klase. Depende po yan sa brand. Ito po ay gearbox. Ayan. Ito po ay ginagamit sa Camel or Standard. Standard po ito. Ayan. So kaya lang, based my experience, so sirain po ito. Sa mga, lalo na yung mga wool pan. Yung kalimitan na sisira yung liig. Mas magandang gamitin, ginagamit ko is yung Camel, pang Camel. Pwede rin siya sa Standard. Same lang kasi siya ng ganito. Medyo mababa lang yung height ng ganito. Pero okay lang. Sakto lang din. Sa nab. Ito po yung nagsasalpakan natin ng nab. Ayan. Maintindihan nyo po. Yung mga parts ng electric pan. Dito nyo, dito pa yung sinasaksak. Ayan. Ayan. Para sa swing. Ayan. Ayan. Ito po isang parts ng Standard. Gearbox. Putol lang po, naputol eh. Ayan, mga pinagpalitan ko niya. Ayan. Yan po ang ating gearbox. So, ang pagpapalit po ng gearbox, ano ba, nag-repair tayo at sira na, basag na, dalayin nyo lang din yung sample pag bibili kayo. Laging ganun, dadalayin nyo yung sample para same size. Tapos hindi magkamali. Ayan po. So, next natin ay rotator. So, wala lang ako sample ng rotator. Ang rotator po is minsan 220 siya. So, ginagamit po siya sa ceiling pan. Yung nasa pinakalikod na pinagkakabitan ng crank. Ayun, yung pinagkakabitan po ng crank na yung ganito. Ayan. Crank ang tawag nila dito. Ayan. Yung nasa likod niya para mag-swing po siya. Yan yung rotator. So, yun ay kalimitan is 220 volts siya. May siya nakatap lang sa AC natin. Yung ating rotator. So, ang next po natin ay capacitor. So, yan. Mahalaga din yung capacitor. So, ang capacitor po natin ay pag magre-repair po kayo, mga sir, so, kailangan nyo itong dala-dala. Ang kalimitan pong ginagamit natin sa paggawa ng electric fan is 1.0, 1.5, at saka 2.0. UF po. Yun, yun ang lagi nyong dadalain. So, pag nag-repair kayo na electric pan, malimit po itong masira. Lalo na't naglalak o nag-stack up ng ating bushing. Kasi pumuputok po ito, capacitor. So, mayroon tayong mga klase ng capacitor. Kailangan yung same size lang po. Ito yung isa, may wire na. Ito yung isa. Mas gusto kong gamitin ito yung walang wire. Kasi tinatap ko may butas kasi siya. Ayan. Itong may wire kasi, kailangan pa natin balutan ng tape. Ito hindi na. Pag nahihinang ko dyan, okay na yan. Ayan. Ipipilot mo lang ng ano, maganda na. Hindi masyadong basta-basta matatanggal. Pag nahihinang mo. Ayan. So, ito yung ating capacitor. So, next natin ay tapos na pala ito. Oscillating knob. Ayan. So, siyempre, yung mga screw, kasama yun, screw ng ano. So, ano ba yung pinaglalagyan po natin ng motor? So, pakita ko sa inyo para makilala nyo. So, motor holder. So, ito po siya. Ito po yung sa back. Kinakabitan ng gearbox. So, dito po kinakabit yung gearbox sa likod nito. Yan. Kailangan, same lang. Ito kasi hindi ito pang standard. Ito po yung back niya. May lagayan po yan ng tornilyo para sa gearbox. Tapos ito naman po yung kanyang front. Siyempre yung front, mayroon po siyang pinakaliig. Yan, yung sinasalpak dun sa liig. Yan, ganyan po ang design niya. Para makilala niyo po siya. Ayan. Ayan po. So, tapos na tayo sa bushing. Siyempre may ito. Of course, may mga lock yan. Ito yung mga lock. So, yan.
Ito po yung pinaka nabanggit ko kanina na pinaka clip niya sa screen. Screen guard. Ito. Ito 'yon. Pinanlalak natin. So ituro ko sa inyo mamaya sa electric fan. Ayan. Ayan yung iba pa. Tapos siyempre may mga meron tayong electric fan na industrial. Kaya nabanggit ko sa mga bushing, meron tayong industrial, yung malalaki po, malalaki yung motor. Siyempre malaki motor, malakas ang kuryente. Tapos yung maliit, maliit lang. So ito yung kanyang ano naman, pinaka lock niya sa screen guard. Maliit lang. Tapos ito ay pang maliit electric fan, pang ito ay pang tawag dito. Pang industrial, yung malalaki po, yung motor. So yan. Of course, magdadala din kayo ng panali. So ito yung panali, ganito. Ito po yung nabanggit ko na sa ibang tutorial ko sa unang lesson natin. Ito po, kailangan natin ito panali. Ito po yung tinatali dito sa motor. Ito sa winding natin. Yan, halimbawa ito. Tanggal na yung tali natin na to. Yan, kasi pag yan ay nagamit na natin, lumulutong na ito, napuputol yan, tatanggal. May mga video ako niyan na nakita niyo natatanggal siya. Dito natin yung inaano. Ito, mas ganito. Pero mas paganda, ganito rin mas matagal kasi ito maputol kasi dito. Ito kasi plastic, mabilis lang maputol. Pero hindi naman siya agad-agad natatanggal eh, based on my experience. Kaya ito kalimitan din natin. Mas madali kasi. Isang ano lang, okay na. Ito kasi tatali mo pa, bubuhol mo pa. Ganyan. Pero kalimitan, ganito ginagamit nila. Nakikita ko dun sa mga nagpaparepair sa atin. Ganito yung mga ginakabit nila ng ibang mga technician. So yan. So yung mga lock po pala natin sa bushing ay maraming klase. Yung nilalock natin dito. Yan. Ngayon ito, maliit lang ito na pan, desk pan lang. Ito yung lock natin. Lock natin sa bushing. So ang pinakaiba yung pinaka lock niya. Tinutupi-tupi lang itong kanyang nasa front casing na sa ng ano motor holder na ito. Yan. Tapos meron din tayong lock na ganito sa bushing. Gantong klase naman. Yan, napakaraming lock ng klase. Ito naman po yung tinutupi itong side na to. Kaya lang ito, minsan napuputol naman po ito. Ayan. Mura lang to, mga 20 yata ito. Yung metal plate na lock para sa bushing. Ayan. So, ito pa pala po. Kagaya ito nung spinner blade ano natin, lock blade cap or blade spinner. Ayan, ito naman ay ginagamit ito sa exhaust fan po, pero fan pa rin po, electric fan pa din exhaust fan. Ayan. Ayan, yun yung klase na spinner lock or blade spinner or blade cap. So mayroon pa po tayong ano, bukod, siyempre bukod po dito yung sinabi ko kanina na leg, meron po ito pinaglalagyan. So ito po yung kanyang leg. Ito yung sa leg niya ng ating electric fan. So ayan. So dito po yung sinusuklot. Ayan. Tapos yung ating crank, dito po natin nilalagay. Yung crank po natin, ito po yung crank. Ganito naman po. Nilalagay natin dito. Tapos yung crank naman po natin, siya natin nilalagay dun sa ating gearbox para mag-swing. No, yan. Sa likod. Yeah, ito yung nag-swing. Yeah. Ito po yung crank. Maraming klase po nito. Kung ano yung dati, yun din po yung balik niya. Pero pwede naman dito i-customize. Nakapag-try na ako nito i-customize. Binabalik ko lang. Sinasample ko din sa dati. Kasi sa kalimitan. So, hindi inaasahan po. Napuputol po din ito. Hindi ko alam kung bakit napuputol. So, ng tigas. Mga plastic na yung mga ano. So, napuputol pa rin ito. So, ayan. Yung crank. Siyempre, yung paanaan. Ito yung crank. Ito yung sa liig natin. Siyempre, may spring po yan. Ayan. Tapos, meron din po yung nakalagay dito na mga bullets. Yung mga metal bullets. Tapos, may spring po yun na kapag tinatungo natin yung mga lagatik-lagatik, tinatungo natin kanya. Ayan. Tumatalsik po yun kapag natanggal yung ating liig. So, ayan. Of course, siyempre, may yung ating motor. Kaya yung sabi ko ito, wala itong fuse dahil rewind na po ito, pwede po natin ilagay ng fuse. So hindi po pwedeng mawala yung ating
use electric fan. Ito po yung ating safety sa ating motor para hindi agad masira. Kailangan natin ng fuse. Para safety din po ito sa ating tahanan. Itong fuse na to. Ayan, dalawang klase po yan pang electric fan. Isang square, isang ano. Merong maganda yung metal. Ito yung kalimitan. Ayan. Ayan. Para siyang resistor. Ayan. So, ayan yung ating fuse. Tapos, ito yung ito, next bonus. Ayan. Ito yung ating buo. Napansin nyo, ito yung isang sample po sa inyo para makilala nyo ang electric fan na ganyan ang position niya. Ito yung gearbox natin. Ito yung back, yung back metal holder natin para sa motor. Ito. Magkakabitan natin ito. Ayan. At ito yung front natin. So, ito po yung ating motor wheel. Stick na. Yung motor wheel ang tinatawag nila dito, rotator. Ayan. Tapos ito po yung stopper natin para sa LSC. Ayan. Ito po ay pulmon. Bilog po siya. Ayan. So, ayan. Next, pakita ko sa inyo isang buong electric fan po. Ayan. Para makilala nyo siya. So next, lipat tayo sa electric fan. Ayan, sakita natin sa inyo. Ito, ayan. Ayan, ito po yung ating pinapakilala ko sa inyo yung mga presa ng electric fan kanina. Ito po yung gearbox, capacitor, tapos yung dalawang cooler, lagi. Ayan. Laging sa capacitor yan. Basta parehas na color. Ito yung winding natin. At ito yung sa winding natin sa loob. Ito po yung pinaka ano natin, motor. Ayan. Yung back cover. Motor holder. Dalawa sa front. So, ito po yung ating pinaglalagay ng screen guard. Ayan. Screen guard. Tapos ito yung ating yung nabanggit ko kanina na screen guard. Ayan. Front and back. Rear, front. Tapos yung LED po natin, ganito. Ayan, nasa loob. Sige nyo, kita nyo ba? Tapos ito naman po yung ating clip. Ayan. Ayan, sorry. Guard fixing ring. Maraming mga tawag dito. Tapos ito yung ating LEC, yung umiikot yung sa gitna. Ito po siya. Minsan po, pag nag-repair tayo, ginaganto lang po yan. Kung ganyan. Pag umiikot, ibig sabihin hindi siya stuck up. So, ganun po yung ginagawa ng mga technician. Hindi agad pinubuksan ito. Hindi agad namin pinubuksan. Tapos ito naman po yung ating yung cap. Blade cap. Eh, sinasabi ko sa inyo, yung nasa gitna na ito. Tapos ito po yung nasa loob na to. Yan. Yan naman yung ating nakiklip sa guard. Tapos ito naman ang ating base. Tinatawag base. Hindi na ito yung switch natin. Yan. Tapos ito po ang ating leeg. Ito yung ating trunk. Ito yung ating pinaka-rotator. Itong leg na to, marami yan. Meron nga yung pag pinanggal natin itong metal na to. Patalsik yung spring dyan na may bullets. Siyempre, yung ating nabanggit sa kanina, power cord. Yan. Kung walang power ang electric fan, hindi na ito. Ano na yung tape testing? Yung test. So, yan. Yan lang po yung may papakilala ko sa inyo, mga sir. Ano bang spare parts ng ating electric fan? And sana sa mga baguhan, sana yung makatulong sa inyo. Lalo na sa aking mga tinuturuan, mga gusto nang mag-aral, maging electronic technician. Sana makatulong ito sa inyo, mga ma'am. Sir, I hope makatulong po. At para naman po sa mga marunong na, so may mali naman po ako, pakitulungan na lang po ako, paki-adjust, pakitama para po
magbigay kalamang tayo sa mga gustong matuto, mag-repair ng electric fan. Sa ngayon po, ito muna yung aking lesson po para sa mga estudyante na gustong matuto mag-repair. So, start up tayo, mga student, electric fan muna. So, next na ituturo ko sa inyo is yung ating mga plancha, oven toaster, yung ating lutuan ng kanin, rice cooker. So yan, mga basic pa po yan. EBR, o yung EBR na ordinary, kasi may mga EBR na ordinary. Gaya nito, yan. Ordinary lang to. Wala siya masyadong piyesa. Yan po yung mga basic. Natuturo ko sa inyo. Ayan, so hanggang dito na lang ang aking vlog. So, I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Ayan. So, para sa mga estudyante ko, hanggang sa muli, maghantay-hantay lang kayo para sa ating aktwal. Ayan. So, bye-bye. Maraming salamat.